Yung ano ko, one-one ko, hindi umaangat sa Cavite. Meron na nagmamay-ari. Guys. And then the current lineup, parang itina, matanong lang din mga katanang isang mabilis, ang real quick. Sino sa palagay mo ang mag-uwi ng unang panalo sa ating grand finals? Guys, draft wise pa lang ah, pagbabasihan natin dito, which means I'm siding with Team Payaman Boss, having the Paquito, Eve, Benedetta, as well as the Ling on their lineup. How about you, Baymax? Draft-wise? Draft-wise, actually, I'm going for Pegasus Knights dito with the 1-1 Yesuchin and Eudora, na alam naman natin yung burst potential ng isang Eudora kapag hindi mo naalagaan ng ayos, talagang mataas, so you can burn down the Ling even though nasa taas ka pa ng pader. So Pegasus Knights ako dito sa game number 1. And as of now, eto na tayo sa Land of Dawn. Game number 1, Pegasus Knights versus Team Payaman Boss. Huwag kayong magalala, lalakasan pa ni Boss Atina. Malakas kayo sa akin eh. Pero dito, Pegasus Knights, talaga namang look at the rotation. That is a 1-3-1 na isa ay masyadong matapang. Masyadong matapang talaga. Siya ang pumalit na Yagnarap Donut. No, meron, bukod si Donut, meron pang isang Yagnarap Donut dito. Kung makikita mo naman, si Cadenza, very aggressive place. Ang napakita, on the red buff of enemy din, talagang gusto niyang i-deny sa abot ng kanyang makakaya. Pero dalawa yung membro dito at makukuha na ni Jan. Yung kanyang red buff, sinusubukan tumakas dito. Pero makakatakasan din naman against two members of Team Payaman Boss. Maganda ba yung ginawang yun nung back siya natin this early in the game? Actually, I like it that he was trying to negate or even trying to delay things up. Pero going back, the Tigreal actually, sabi dito ni Cadenza, sabi niya kung hindi man lang makuha, ayos lang eh. Mm-hmm. Nadelay ka naman. Pag may delay, merong ginawa. Pero going ito, back dito. Ang ganda na tulak dito with the knock-up and there goes the first blood. Ginumong ni Noxious. Hold on. Hold on. Hindi na naka-hold on yung Franco natin from the side of Team Payaman Boss. Pero back siya on the other hand. Aggravating the enemy team onto the purple buff. Pero okay, nakabang dito with the basic attacks on the potato. There goes the jab. Pero makakataka since wala pa siyang ultimate na knockout strike to knock up yung backsha natin. Normally naman guys, mga ganito kalit na skirmishes into the early game, hindi pa naman tayo nakakabuha. Sir, sabi ni Nicole, kumuha tayo ng isang maigi at ina. Kumuha talaga, pero there goes the stun coming from Eudora just to help his teammate out. And makataka, sadly, wala pang masyadong disable and damage output yung Team Payaman Boss dito. Kaya hindi nila mapipig off yung napakagandang hook na ginawa ni Nicole. And as of now, the turtle is being taken by Team Payaman Boss. Pero eto, tamang hook na naman onto the red buff just to delay Yisun Shin. And as of now, medyo may kalayuan pa yung retry ng Pegasus Knights. Umaamba yung magkabilang team natin. Tapos ang ganda ng positioning dito. Nilapot na yung ating chest. Nako, malaki yung damage dito. Pero papapatras talaga. Eto na. Lane, si Reveal Talk mo si Gale. Wala ang buhay. Pero Nicole, tamang protekta lang para walang ma-pick off. Team Payaman Boss successfully taking down the turtle against Pegasus Knight na hindi nakaabot. Sayang yun. I like it that Team Payaman Boss actually tried and go in for a kill doon sa ating first turtle buff. But Pegasus Knight has another plan in their mind. Securing naman yung turtle buff namin per LP. So mas okay na rin makuha niya. Kaya sa kalaban. Even though di na nabigay, even though doon kay Noxious. Noxious actually tumatatak ko sa isip ko. Pero dito guys, that is just a small skirmish. Hindi din naman nila i-commit yan. Knowing na hindi pa sapat ganoon yung magiging damage output dito ng Team Payaman Boss. Going in tayo sa ating network, parang wala pa naman nakakabasag or nakaka-take advantage ng ating mga energy or even turret shields. And look at the momentum, guys. Talagang parang alon ng dagat lang. Kanya-kanya alon lang muna. Nako, pero ito nga on the bottom lane. Mukhang hindi na magiging alon yung ating pera o yung gold graph natin kasi there goes another takedown para sa side ng Pegasus Knights. Ito yung sinasabi ko kanina about the Eudora being able to burst down members of Team Payaman Boss this early in the game. Uh-huh. Pag hindi pa nila ito nabantayan lalo, parang Atina, that is going to be a huge problem for them. And as of now, on to the top lane, 3 versus 2. Ang magaganap pala ito, final row ang kanimit dito. Pero there goes 1-1. Talagang tamang basic attack lang din naman. Pero papapaback away si Sho with the recall dito. Kasi sa here goes 1-1. Diving nga na the third. Tapos naman, hindi tapa yung ating Tigreal. Pero enough na, no? Yung ating 1-1 to take down that Benedetta. That is something na ang 1-1 lang makakagawa. Crossbow tan, tapos sa lubong pa ni Elpiz or even Cadenza. I like it. Maingat pero mabilis ang rotation na pinapakita dito ng Pegasus Knights versus Team Payaman Boss. Which means that stats don't lie talaga. Oh! And look at that. Another explosive thunderstrat ang pinakita dito ni Elpiso. Hindi gabiso. Hindi talaga ang kanyang gabiso damage na binibigay. And right now, second turtle of the game ang nakikita natin. Ito na naman. Tira-tira lang dito ng Pegasus Knights.
look at the chessboard, a real-world manipulation na pinapakita ni Tsu will not manipulate any turtle but going in dito with implosion. Oh my gosh! The normal attacks, Baymax, ang ganda ng pinapakitang chemistry ng Pegasus Knights, which means na talagang naaral na nila yung stats or yung strategy, yung strategy dito ng Team Payaman Boss na ginawa sa kanila in their previous leagues na nilaroan nila. Oo, diba? And gusto ko yung ginagawa ng Pegasus Knights dito, especially with Noxious. No, alam niya kung paano i-utilize yung passive ng Nissan Shin natin, which is yung ano nga eh, yung kapag naglumapit ka, melee with crits, kapag lumayo ka, long range with crits, and yes, every time na magkakaroon ng bakbakan, lalapit siya to reset it, then lalayo to reset again the crits, no? Yun talaga yung pinakakailangan magawin sa isang Nissan Shin, and also, yung Mountain Shocker. Hindi makahanap ng position yung Team Payaman Boss, and ano bang kailangan ng isang Franco para makapiko? Kailangan niya makahanap ng magandang position, pero with the help of the Mountain Shocker, hindi niya makukuha. Kumbaga, yung mga gusto niya rito. Kumbaga, nanood ka ng movie, pero naalam mo na spoilerist, yung ending eh. May diba? Spoilerist paano dito. Paano ka pupuesto kung meron na nakaspot, tinawag na agad sa barangay, may nagkakaraoke dito sa may bandang gilid ng bahay namin. Yung makasaksak pa lang ng karaoke na report na kagad, ganun yung nangyari. Advance mag-isip, Baymax. Sabi na, oy, sinaksak na yung karaoke, mamaya maingay na to eh. Report na kagad natin, pero kung tulad si show, ang mapupuro, actually si Kale, ang mapupuro. Puruhan. Look at the damage of the Eudora. Pero another thing, fight happen. Hook won't connect. Back away muna ang side ng Team Pegasus Knights dito. Pero look at this. Nahihirapan ng gumalaw sa mapa ang Team Payaman Boss. 5-0. 6 minutes into the game. Ang sakit na ng damage ang Pegasus Knights. Parang natin na ano-ano na nga ba yung mga item nila. Yun. Magandang tignan niya. Look at that. First helmet. Meron na dito yung back na natin. Corrosion Sight. 4-1-1 first item naman dito para sa ating parin Tigreal is the Courage Master. There is another moving speed to Magatan now. And going back, Lock of Destiny as well for the Eudora. Team Payaman Boss on the other hand. Check naman natin kung ano yung mga items nila dito. Bloodlust Axe for the Benedetta. At wala pa namang first item dito si parin nating League. Which means na lamang in terms of network or even jungle dito, yung Hyper Carry ng Pegasus Knights na si Noxious. Si Noxious. For the KDA. He is very intimidating. Why? That is the marksman na maagang makakapag-online versus Team Payaman Boss. This will be a hard time kung hindi nila mapipigilan yung pag-scale up dito ng heroes ng Pegasus Knights. Yes, they don't have to watch Nissan Shin only. They have to watch Donut as well. Nako, nakita naman natin kung nga paano mag-perform ang isang Yagnarab Donut. Ika nga ni Prof. Donut talaga. Donut talaga. Legit, literal. Pero if I looked at the item kanina, nung Nissan Shin natin, instead of going BOD, endless battle, ang kanyang priority dito, which is new para sa akin since most of the time, ang inuna talaga is BOD. Pero eto na nga, Turtle Buck. Kung magkakaroon tayo ng contest from both sides of that dito, ang ganda na Rico, pero pa-trill with him. Oh, so nilapot ang chessboard natin dito, pero look at damage out against Jane. Napilitan gumamit ang ultimate niya, pero makakatakas. Nikali is still on the go. Nissan Shin has been taken down, pero Nikali is going to be targeted once again. Donut! Tuloy-tuloy lang sa pagdipag dito pa si Kayla, naging target 2 is still alive, pero disengage siya lang din naman muna, and there goes a 1-for-1 exchange. Sinong nakalamang on that very last team fight? Very evident Team Payaman Boss why they were able to shut down Noxious on the hyper carry ng Pegasus Knight. At unti-unti Team Payaman Boss gaining something to learn. Why? Ganito kasi magiging pasok dyan. Look at that instant replay. Going in dito sa Cadenza. Mag-i-implosion yan. Sabayan natin 2. Mag-reward manipulation pa dyan with the knock-up and slow effects. Talagang mapapa-atras sila. And John going in for the Tempest of Blades. Talaga namang meron tong pisil para makaiwas sa mga setups na manggagaling dito sa Pegasus Knights. Actually, the setup na manggagaling dito sa Pegasus Knights is a one-time big time setup. One-time hindi nag-work, wala na silang aasahan pa dahil mabilis makakatakas ang Team Payaman Boss. Yes, and actually I was expecting Franco to do most of the setups para sa side ng Team Payaman Boss. Pero on that very last team fight, it is Paquito that gave a perfect setup with the knockout strike against Noctus. Kaya na-focus fire siya nung real world manipulation galing doon sa ating Eve. And as of now, look at the positioning of both of sides of the team dito. Benedetta, good job on split pushing. Pero sinagot din naman agad ng Pegasus Knights. Ako nag-inbi na rito. Oh? Yung ating Franco, hinahabol talaga si 1-1 dito. Yagnarab Donut talaga namang barkay. Tano, nagganap niya rin. Oh, nandramat ng real world manipulation dito. Nakatira tayo siya nga ba, 1-1, hindi pa nakakalipan niya. Pero look at the damage. Output implosion has been committed. Paquito, down with a basic task coming from Tigreal 2 is going to be forced to use his speaker away. Pero onto the middle lane, may bakbakan din tayo na nagaganap. Vex again, Sho and John. Here comes the follow-up. Helpiso onto the right side. Pero John and Sho will try to run away onto the left side instead. Yung sabi nila,
hindi lagit ng bagay tama. Kaliwa yes. tayo minsan. I believe what went wrong on that very last mm-hmm. team fight is that nag naumasa sila masyado doon sa damage na bibigay nito. Knowing that kill, even though malakas in terms of melee range mm-hmm. ang isang Pakito, kailangan mag-stack up yan eh for that extra damage. Pero dito, ooh. Makikita naman natin yung paghatak ni Nika Lay. There is the setup, yes, but there is no follow-up is damage no follow-up, na yes. nagyayari dito sa King Payaman boss. Going back, still nasa Pegasus Knights ang kalamangan in terms mm-hmm. of network, which means na lang sila ng around 1 core item against Team Payaman boss. Going in na tayo sa 10-minute mark, First Lord right now, mukhang kailangan nilang i-reset to kung gusto man nila makating pa sa another level 2 Lord Baymax. Pero yeah, item-wise dito, eto. Hindi pa naman tayo makakakita masyado. Tayo makakita second item for the Ling, that is a Demon Hunter for the first build. Mm-hmm. Brute Force Breastplate, that is actually a nice itemization for the Pakito. Knowing na kanina, pili siyang sinashotdown dun dito ng Pegasus Knights. And going also, for the Lightning Truncheon for Eudora. Kaya naman yung bawat bagsak dito ng kanyang Thunderstrat, the burst damage is real. Yes, talaga naman magiging frightening yung damage niya. Pero with the Benedetta, the addition of Brute Force Breastplate, and I think she's going for an Athena Shield dito yes. just to counter out the Eudora nga naman na medyo may kataasan na yung damage and nagpa-punish sa side ng Team Payaman mm-hmm. boss. Ilang best tayo nagkaroon eh ng off-cam kill with the Eudora. Hindi natin siya masyadong napapansin, pero performance niya kapansin-pansin talaga dapat. Pero eto, the Lord is being aggravated na nga ba, pero si Pakito napatahan. Oh, to the top lane kill! Pipiliting niyang lumaban kaso hindi niya kakayanin against 4 members of Pegasus Knights. Nika Lay dito ang ganda ng pwesto as well as si Tuper. Mapapatakbo siya. Siya ang magiging target ng Pegasus Knights. John still split pushing counter middle lane. Implosion connected to 3 people. Look at that Ling. Kung di pa makapatay, pero sa Epis of Blaze, parang matakas. Hindi naman nilapag na under the turret yung chessboard natin. The damage is enough to take down the backshot. Pero si Nika Lay na naman na mapupuro with the basic attacks. Coming from Yisun Shin, Pegasus Knights, 1-for-2 exchange para sa kanilang side. I see what Pegasus Knights is trying to do mm-hmm. here. Kung mapunish man nila using Cadenza on the implosion, tapos na eh, let's make the most out of it. Meron pa naman tayong pang burst damage, pang habol, may pang luck na ball of lightning dito si El Piso with the CC effect. Kakabilang natin. And look at that, single-handedly shutting down 2 members of Team Payaman boss. Tinanggal niya si John. Surprisingly, that is the hyper carry mm-hmm. na talaga nang mahihirapan kumambak later on na Team Payaman boss kung gantong katuloy-tuloy ang momentum na nararamdaman nila against Pegasus Knights. I could feel the revenge. I could feel yung galit eh, nandiyan din. Galit na gusto talaga nilang makabawi. Look at El Piso, very aggressive. But I think that is a misposition kung sakaling aabutan mm-hmm. siya dito. Nikhil with the pero hinahabol lang nga dito ng dalawang miyembro. Look at that, nag-grow as a player si El Piso. Pero hindi na nga ba makakatakas kay Zoom members. Implosion can beat na naman. Noxious ang ganda ng pwestuhan doon sa Damo Hunter. Show ang mapupuruhan. Kill still on the go. Killing spree. Para kay Donna talagang mangyayag na rin. Si Sho ang hinahabol dito ni Cadenza, pero I think zone out na lang din naman yes. para hindi agad makapag-recall since yung Lord marching in onto the top lane and 2 marksman ang nagbabantay dyan. Mahihirap ang ma-pick off, pero si Ling ang hinusubukan ma-pick off dito ni Yagnarap. Doon na talagang hinahabol, sabi niya curfew na, ba't nandiyan ka pa, yes. umasok sa bahay niyo, real world manipulation. I like it. Kinumit doon sa top lane ni Kalei, still trying his best para makapag-defensa rito, pero the Lord binabasag na yung turret natin and there goes an inhibitor turret. Props to Baksha as well. Hindi man siya masyado nakita dito sa ating camera is that the buy time na pinaford niya for his teammates enough to shut down one base turret. Mm-hmm. Yung pinaka-importante yan. Ang turret, guys, hindi yan nagre-regen. Hindi yan nare-reso, guys. Ha? Grabe! So, doon pa, Pegasus Knights, very aggressive and very evidently as well that they did their homework against Team Payaman boss. They know which heroes to target, they know which lanes to push, and they know what timing will they go for a team fight as well. Mm-hmm. Eto, in this kind of situation, mm-hmm. Baymax, I have one question. Ano yun? Nagtitiktok ka na ba? Hindi, joke na. Hindi. Kaya seryoso eh. Nagtitiktok tayo, peso kakanta pero hindi sasayaw. Yun yung kasabihan ko sa pagtitiktok, guys. Pero eto ha, ilang bes ko itong inulit, no, on the whole line of ano Contenders Division about Pegasus Knights. Takila sa drafting. Takila. Diba? Outdraft para sa akin talaga dito yung Team Payaman boss, binanggit ko na kanina pa lang. Yes. Isa pa lang ng game natin, especially about the Eudora against the Ling. Sa Super Species, single-handedly taking down Ling kanina, nakita natin sa orange buff.
isang full combo lang Thunderbolt and Lightning, very frightening, di ba? I like it that Pegasus Knights is proving me wrong onto my analyst onto the early game. Why, guys? Sabi nila, daan natin sa dahas, daan natin sa biglaan. Sa poot. Na, alam mo, pagbiglaan, di ba, hindi ka ready. Kapag di ka ready, syempre, di ka pa nakakaligo, aalis na pala yung tropa mo. May iiwan ka. Hindi ka pa, pa nakakapag-pusan tubig. Sabi, pag di ka ready, may iiwan ka. Pag naiiwan ka, syempre, malungkot. Sad boy. Ayaw natin ng sad boy. No? Pero eto, mabalik na lang din naman tayo dun sa laban natin. Pegasus Knight still has the lead against Team Paimon Boss. 3 takedown, 6 against 3 in favor of Pegasus. Map control, nasa kanilang side na. Nai-invade na rin nila lahat ng jungle camps. And Maricatina, if you look at the items, gaano na nga ba kaganda yung items sa magkabilang team? And look at that. Demon Hunter with the Brute Force Breastplate and Corrosion Sight. May Wind Talker pa dito. Si Paremong Donut. Si Yagnarab. Yagnarab talaga yan. Dito, Dominance Ice. And for the second item dito ni Paremong Baksha, using she on the underhand. Look at that. BOD for the second core damage. And Queen's Wing sa wakas. Mm-hmm. Ang binild niya dito against Team Paimon Boss. Meanwhile naman, makikita naman natin, eto nag-work talaga eh. Winter Transient, very important when you're playing a very vital or a mage role, guys. Kasi ikaw mostly ang uunahin ikaw dito. Talaga. Ikaw ang isa sa pinaka-squishy. In fact, Team Paimon Boss knows it as well. Pero Pegasus guys has the right timing going in. Pero ang ganda ng hook under the turret dito. Nilatag na naman yung kanyang magic chest. But because big mage medyo may kakunatan ka din sa nga lang. Wala nang no choice para makatakas onto the needle lane. Ginamit na ng ultimate yung link natin. Pero wala siyang makukuha. Another perfect hook. Pero syempre, nag-grow lang tayo as a player here. Ang sagot ni parang Elpizo onto the side of Pegasus Knights. Dalawang inhibitor turret na yung nagbukas. Kaya medyo malaki na yung pressure na napupunta sa Team Paimon Boss as of now. Yes. Noxious, the position is real. Hindi siya namata ni Kale dito. Pero baka way lang din naman ang kanya gagawin onto the middle. Yagnarab Donut. Talaga namang umiikot lang din naman. Doon subdivision ng Team Paimon Boss. Hanggang pinapauwi. Pag walang face mask, bawal lumabas. Ang kulit nyo, sabi ni Yagnarab Donut. Is a perfect example of why Winter Transient is always a must for mage hero for the side of Pegasus Knights. Why? Because nakita mo naman, Team Paimon Boss, medyo nahirapan sila i-set up yung execution na gusto nilang play. Sabi nila, kailangan natin dalawang hero para makapag-spread out tayo sa mapa. Pero hindi nila na-meet yung criteria na yun, which means that they have to stay and defend their base as well. Mm-hmm. And right now, guys, nasa Pegasus Knights pa rin ang tuloy-tuloy na pag-angat ng network natin. Same goes naman dito sa ating kill score. That is 13-6. Oy! Very aggressive. Going in na tayo sa possible late game natin. Dumalaki na yung kalamangan, ha? I think medyo baliktad na yung sa live survey natin. In this game number 1, I think it's 80-20% na nararamdaman. 80 is for Pegasus Knight, 20% for Team Paimon Boss. If they do not, or if they not able to pick off two heroes from the side of Pegasus Knight. Actually, itatanong ko din sana sa iyo, Maring Athena, no? Ano nga ba yung comeback chance na hinihintay dito ng Team Paimon Boss, and if you're going to give them yung ano time frame para mag-comeback. Pero look at that, another takedown by Deodora. Patunay lang talaga na kapag napabayaan mo to, mga kayo ang mahihirapan when it comes to rotation. Hindi mo alam kung nandyan siya sa damo, kung nandyan siya sa may gedli-gedli, bigla ka na lang niyang mapapatay. And balik lang din naman tayo doon sa tinanong ko sa'yo. Comeback chance na hinihintay ng Team Paimon Boss, ano at kung anong time frame ang pinakakailangan nila? Pinakakailangan nila dito late game, tapos makasecure man lang si Ding ng position na hindi siya agad mauuna dito ng Pegasus Knights. And actually, I was actually rooting that they could contest the second lord because Pegasus Knights could actually go in sabayan, sabayo, sarap sa pakiramdam. Pero ngayon, hindi masyado maganda yung pakiramdam nila, lalo nakita nyo naman yung prowess ni Elpizo as a mage trying to chase down John. Now, that is one member, hindi sila nagtitipid sa skills dito Baymask, knowing that they are in the advantage why there is still a lord. At yun, yung sinasabi ko kanina, si John kailangan niya ng position na hindi siya maaabot. But sadly, Team Paimon Boss miscalculated that one. Miscalculated indeed. And this is what's bad kapag kukuha ka ng Ling, no? Kapag malaki ka ng positioning, tulad nito onto the middle lane, you're going to be picked off as quickly as that kasi ang taas na ng damage ng Pegasus. Ang gaganda pa ng item sa mga miyembro dito, pero as the Lord marches in onto the middle lane, nilapag na nga nito yung kanyang ultimate dito. Pero look at the knock-up implosion once again against the Pakito. Wala nang nagawa with the base attacks coming from 1-1 as well. Nikali yung magiging target, pero finger in inside the base. Kaso look at this, Pegasus Knights takes game number 1 against Team Paimon Boss.